Color 990 Television sa inyong mga Beam Channel. Ang mga CCTV monitor na ito ang nagsisilbing mata ng Quezon City. Tumatakbo ang mga kababayan nating drug users na gusto magbagong buhay. Dumating sa bansa si U.S. Secretary of State John Kerry. Para lamang maharang ang tagkang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Trending sa social media ang isang napakalakas na buhawi. Gaano pa kadami ang mapapatay? Wakas na ang mga akto ng terorismo ng Abu Sayyaf. May bahangin ng Malate, Maynila kung saan napatay yung pusher matapos na manlaban. Sa investigasyon ng pulisya sa mga sangkot sa illegal na droga, sinubok na ng panahon ang alyansang Pilipinas-Amerika. Katuwang sa panahon ng mga kalamidad dito sa ating bansa. Maging maingat, mapagmatsyag at kalmado. Marcos, diktador, hindi bayani! 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 We ask the questions. We get the answers. Detalyado, komprehensibo, lahat ng anggulo ay ang uusisain upang maihatid ang buong kwento. We are a nation of inquirers. Panoorin at subaybayan ang Raj Inquirer 990 Special Report tuwing Sabado, ikapito ng gabi sa pamamagitan ng Radyo Inquirer 990 sa AM Band at sa Inquirer 990 Television. Ako si Alvin Barcelona. Ako si Erwin Aguilon. Ako si Isa Aventano Umali. Ako si John Manlapas. Ako si Ruel Perez. Ako si Ricky Brosas. Ako si Donna Dominguez. Ako si Rohanisa Abbas. Ako si Chona Yu. Ako si John Escocio. Ako si KB Aenle. Ako si Mariel Cruz. Kami ay nagtanong, kami ay nagusisa. Ako si Arlene Dela Cruz at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Sam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat, magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Linggo, sa bago nitong oras, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990. Langit sa lupa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masayang pakikinig po dito sa Langit sa Lupa ng Radyo Inquirer 990. Ito po si Father Joel Camaya. At ito naman po si Brother Jerome Quinto. Binabati po namin kayo ng maligayang pakikinig. At simulan po natin itong ating programa sa isang panalangin na siyang pamumunuan ni Brother Jerome. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso, gaya ng mga bulaklak na nagpupuri sa iyo.
Mula sa lalim ng aming pagkatao, inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng amin at ang aming mismong sarili. Taglay ang pag-asa at pananabik sa iyong kadakilaan. Amen. Amen. Maria, tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Jerome. Napakaganda naman ng nung nilikha mong panalangin na yon, no? Naalala ko yung mga salmo, no? Yung tinuturo ko yung mga salmo ngayon, no? Na siyang galing sa kaibuturan ng mga puso, okay, ng mga salmista na tinatawag, yung mga nagsulat tulad ni David, no? At alam mo, yung maganda dun sa mga salmo ay iba't iba yung mga emosyon nila. You know, the different sentiments. Opo. Merong mga salmo na pag binasa mo, no, parang dama mo na tuwan-tuwa yung nagsulat, no? Papuri sa Panginoon. Meron din mga salmo na malungkot, yung nagdadalamhati. Yung tono niya ay parang may nangyaring hindi maganda. Ayan, no? At merong mga salmo na galit. Diba? Ayan ko kung na-encounter mo yung mga yon. Pero ang sabi nila, pag dinadasal daw yung mga salmo, ay nagiging bahagi ng buhay mo, ng pananaw mo, yung sentiment, yung sentimiento nung salmista. At isang paraan yun, no, Father, na ng pag, kumbaga, memory, mm-hmm, o yung ating pag-alala. Yes. At nakita ko na totoo na nakapaloob sa isang panalangin, yeah, sa isang kumbaga imno o kanta, awit, mas madali nating naalala yung mga bagay, mm-hmm, na ito. At mas marami tayong napapaloob, nakakalakip ng mga damdamin dito sa loob ng ating mga panalangin. At siguro maganda rin yung tanong, no, Father, ngayon. Ako, ang nararamdaman ko, mm-hmm, whenever I pray and with that prayer, yung sa panalangin na yun, yeah, ay yung tunay na pagbubukas ng loob at sarili. Yes, tama. At tunay na paghahanda, kumbaga, ng ating sarili. Mm. Alam mo yung maganda pa dun sa mga salmo, no? Pag dinadasal ito or nung sinulat ito, merong konteksto yan, no? Opo. Halimbawa, yung mga sinulat ni David, merong mga bahagi ng kanyang buhay na nagdala sa kanya para isulat itong mga salmong ito. At no? Maganda na ngayong araw na ito, ano? Ang dami nating pinagdiriwang, ang dami nating inaalala. At ang dami nating mga napagdaanan itong nakaraang linggo. At alam mo, nabanggit ko kanina yung konteksto, no? At yung konteksto na yun, yun yung magdadala kung ano yung nararamdaman mo. Alam nyo, isa sa mga personally lang, no? Merong parang halo na hindi lahat masaya, no, this week. Pero nakita natin, hindi lang siguro sa atin, pero pati dun sa mga maraming tao, yung galit na nararamdaman nila, no? Ano ba yan, Brother Jerome, na nakita mo ba yon sa mga pangyayaring natin itong mga mga nakarang araw? Kung mga nakarang araw, ang binigyan kong pansin ay yung, kumbaga, kung ano yung fact. No? Against fact, there is no contention, yes, there is no debate, no? Mm-hmm. Valid. At tingnan ko yung valid at totoo na may mga sentimento, may mga damdamin, mm-hmm, na makita nating naipahayag, yes, o sa pamamagitan ng karamihan sa social media, no? At nakita ko personally kung paano yung naging buhay na naman ang dynamics, mm-hmm, ng damdamin ng mga tao sa issue, okay, na, mm-hmm, madalas na kumbaga isa-isang pangyayari, triggered by an event, mm-hmm, and a fact, okay, yun yung isang event na siguro hindi na lingid sa kalaman ng maraming tao ngayon, mm-hmm, no, na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos na madalas na babanggit na, mm-hmm, na naging diktador at naging diktador ng panahon ng martial law, siyang nagdeklara ng martial law, ay nailibing o sa lugar na hindi lang basta isang lugar, kundi lugar na kung tinatawag natin ay libingan ng mga bayani. Mm-hmm. And those are facts, yes, that happened. How it happened, there's also a fact, no? Yeah. Matagal nang usapan ito, diba? At isa ito sa mga parang issue nung
anong kampanya pa, bago mag-election, no, kung papayag ba kayo na ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, and there are pros and cons. And then till now, I respect, no, kung ano yung mga nararamdaman ng mga tao, yung kanilang mga opinion. Although, of course, no, isa sa mga ating iniisip lagi, ano ba yung makikita natin sa kasaysayan? And ako personally, no, ang aking take, no, after everything, no, isa pang nangyari ay yung, yeah, sabi ng Supreme Court, it's lawful na okay lang na ilibing si Marcos doon. Of course, ang isang parang sa aking opinion, no, of course, wala na tayong magagawa ron, pero maybe just to express, no, kung ano yung nararamdaman natin dito. At yun nga, dahil tayo'y nakita natin yung mga panahong yun, no, bagamat may panahon na ano pa tayo, bata pa tayo, pero napag-usapan na natin minsan ito, no, nung ginunenda yata natin yung martial law, na makikita natin yung comparison na ngayon meron tayong kalayaan at siguro meron mga nagawang maayos nun, pero isa sa mga handog sa atin ay yung kalayaan, no, pagkatapos ng martial law na ito. And siguro marami nagsasabi, no, let's move on, pero ang dapat nating sabihin ay basta hindi dapat natin isantabi yung mga dapat halimbawa yung mga victims na kaisa pa rin natin, no, victims ng martial law. Ano take mo riyan? Ako, Father, ang nakita ko dito ang magandang nangyayari ay una nga, yun nga, malinaw at pinapahayag ng maraming tao ang kanilang mga side, ng kanilang mga opinion, ang kanilang mga damdamin. At para sa akin yung pagpapahayag na yun ay isang magandang sign, no? Kasi karaniwan sa ating mga Pilipino, mga kumbaga hindi nagpaparamdam o kaya tahimik lang. O kaya hinahayaan lang na lumipas sa yung damdamin nila. Kasi alam natin nalilipas yung damdamin. Pero ang nakita ko dito is nagkakaroon sila ng lakas ng loob at nagkakaroon sila ng kanilang avenue to express themselves. At siguro isang magandang punto 'yon na nakikita natin na merong pro, merong con. Pero sa akin mas gusto kong gamitin yung hindi yung mga divisive na mga salita na yun, na pro or con, pero yung mga kapwa nating mamamayan na merong kumbaga merong pagdama para sa mga pangyayari sa bansa natin, no? National consciousness, no, and social consciousness, kumbaga. At maganda na yung conscious, yung damdamin, yung opinion nila ay naipapahayag. Siguro ang di ko lang siguro ma-approve ay yung disrespect, okay? O kaya yung pagpo-put down ng mga tao sa ibang tao, okay? Ng mga komento o yung opinion nila tapos ipo-put down, okay? Of course, syempre everyone is entitled to his or her own opinion, pero bigyan natin sila ng panahon para ipahayag yung sarili nila. Bigyan natin sila ng pagkakataon kung opinion at damdamin lang talaga ang pinapahayag. Pero ibang usapin kung ito'y tungkol sa katotohanan, no? Maniniwala pa rin ako na ang katotohanan dapat na manatiling katotohanan. Yeah. That is above feelings and above opinions. And so, dito sa issue na ito, I think katotohanan is an issue. Ano ba yung nangyari, no? Kung halimbawa ang i-revise mo yung nangyari, then, you know, tinatakpan mo na yung katotohanan. Opo. Kaya yun nga po, ang sa akin ay, well, let's stick to the facts. Mm-hmm. Let's stick to what is true and how we view, how we express our feelings about what happened. Mm-hmm. And yung isa pang ano magandang pagnilayan natin is, ngayon, anong konkretong magagawa ko sa ganang sarili ko? Mm-hmm. Na pwede kong magawa para ano para mapanatili yung katotohanan at ma-preserve yung katotohanan. Alam mo yung isang parang namamangha ako, no, na marami dun sa mga nakita mo yung kilos protesta, no, marami doon ay mga kabataan, no. Apo. And siguro it's ito sa mga heartening things, no, yung parang nakaka
yung pananakaka-inspire, no? Na people really would like to know, even young people, kung ano yung tunay na nangyari. And maybe there's hope there, no? Halimbawa, many young people leading the clamor for truth and justice. And with this, ano yung alam mo yung nakikita ko? There's hope sa ating mga kabataan. Okay. At yun yung isa sa paniniwala natin bilang mga Salesiano. Right. At ako mismo, yun rin ang aking pananaw at nakikita. Hindi ko naman sinasabi na siguro, ano to eh, parang isang issue na malayo sa ibang tao. Pero yun ang isang katotohanan na nakikita ko, no? Within the weekend, sa bayan ng Kalawan, kung nasan ako nagpunta, oy, hindi ko man narinig yung issue. Okay? Sa papalibig nung nasan ako sa mga kabataan kasama ko, hindi sa siguro sa kumbaga withdrawn sila sa nangyayari, pero meron pang mas malaking realidad doon sa nangyari na yon. At meron pang mas malaking kumbaga tayong paghandaan. At yun yung mga kabataan na naghahanap na may pag-asa. No? Pero of course, the other side of that ay dapat alam din nila yung mga issue. Opo. Diba? Eh, kaya nga po nung I try to also make them aware. To let them also express themselves. Ano bang ano bang sa inyo sa nangyayari? At meron din silang opinion. Okay, so siguro kung yan ang pag-uusapan natin, medyo matagal yan, no? Pero kanina nabanggit natin yung tungkol sa hope, no? Ano ba sa Tagalog yung pag-asa. Hope? Pag-asa. Yung meron tayong tinitingnan sa hinaharap, no? Alam mo, ngayong araw na ito, sinisimulan natin ang isang bagong panahon or bagong taon. Kaya, Happy New Year, Brother Jerome, no? Ito po ay yung New Year ng simbahan. It's a liturgical year. At alam natin, last week, nagdiwang tayo ng Christ the King, the last Sunday in Ordinary Time. At nasundan ito ngayon, simula actually kagabi, nung unang linggo ng Adviento. Brother Jerome, kayo nag-aaral ngayon sa teolohiya, no? Ano ba itong Adviento na ito? Okay, una po sa lahat, yung Adviento ay isang panahon sa ating simbahan. Mm-hmm. At yung panahon na yun ay yun yung una sa, kumbaga kung meron tayong kalendaryo, ang unang panahon sa kalendaryo natin ay ang Adviento. Yung panahon na yun ay, kumbaga, isa rin panahon ng paghahanda. Inaalala ko yung pagpapaliwanag nung aming teacher sa liturgy, okay? Si Dr. Manabat, si Pina Manabat, kung nakikinig po kayo. Dr. Jo. Okay. Yung isa yung pagpapaliwanag tungkol sa panahon sa simbahan ay makikita natin na sa bawat mahalagang punto ng ating buhay simbahan, buhay pananampalataya, ay merong punto o period o panahon na inaalat sa paghahanda. Makikita po natin yun. Ano po yun? Yung Pasko, yung pagdating ni Kristo. Ano ibig sabihin ba ng Adviento? Adviento, Father. Yung pinanggalingan po nun ay ang naalala ko ay galing sa Latin. No? Advenire. Advenire. Okay. Towards the coming. Okay. Parang ano, yung, yeah, it's coming, no? No. Coming, yeah, coming towards or, yeah, towards coming. Yung Adviento ay actually pagdating. Opo, pagdating. Pagdating nino yan? Yung ating tagapagligtas at ang ating okay. Panginoon, si Yesu Cristo. Yun po ang inaabangan natin. Alam mo, isang natatanda, no, nung, lalo na nung seminarista pa ako, hindi lamang nung college na ako, pati nung high school, ewan ko, nakikinig siya na si Father Joey Paras. Isa sa mga sinabi niya na hindi ko nakakalimutan ay, ano itong Adviento na ito? Yung pagdating ni Jesus sa iba't ibang paraan, di ba? And he says that itong Adviento na ito ay paggunita nung pagdating niya noon at paano siya dumarating ngayon at paano siya darating. So sabi, no, Christ came in history, Christ comes in mystery, Christ will come again in majesty. Wow. Ang ganda nun, no? Quotable quote. Yung sa mga tagapakinig natin. No? Sana na pakinggan nyo. And no? In fact, paano yun, no? Christ came in history. Dumating siya bilang sanggol, bilang tao na nakipamayan sa atin, and the word was made flesh and dwelt among us. Yun yung una niyang pagdating.
Pagkatapos, now Christ comes in mystery. Paano siya dumarating, Brother Jerome? Sabi nga po nila, God moves in mysterious ways, okay, in our lives. And siguro yung pagdating niya sa atin ngayon, napakaraming forma. Pero ang pinaka-tunay na pagdating niya sa ating buhay ay yung nakikakasalamuhan natin siya sa Eucharistia. Sa Eucharistia, no? At, kaya mystery, no? Opo, misteryo talaga. Misteryo. And then, of course, tulad na sinabi mo, in many ways, kapag meron kang isang experience na napakalakas, alam mo na dumarating ang Panginoon doon. Opo. O kaya, halimbawa, yung konsyensya, no? Even without, for example, being exact about the law, pero pag may ginagawa ka na medyo... Nababagabag. Nababagabag ka. Yung tinig ng Diyos yun, no? Actually, it comes in all, ano, yung bago mo palang gawin habang ginagawa mo. At pag nagawa mo na, no, yung guilt. And that is, ano, that is the voice of God. He comes like that also. He comes in the form of other people who are good, no? Pag naranasan mo yon, and then you would conclude, meron nga Diyos. Maraming kwento po, no, na merong nagbigay sa isang bata, no? Na binili lahat ng kanyang paninda. Mm-hmm. Paalis na yung mama at sumigaw yung batang babae. Sabi, kayo po ba yung si Jesus? Oh, Jesus ba ang pangalan nyo? And so, nakaka-touch na kung tayo rin mismo, o yung tunay na Kristiyanong namumuhay, dinadala rin natin. Andun yung misteryo ng presensya ni Jesus sa ating buhay. Mm-hmm. Yeah, and then para sa mga Katoliko sa inyo, no, yung pag nagsimba ka kayo ngayon, ano yung makikita mo sa simbahan? Brother Jerome, ano yung... Advent wreath. Advent wreath. Pero sa Tagalog, medyo ano, nakakatakot ni, eh. Kasi corona eh. Corona. Iba yung pumapasok sa isipan nila, no? Corona. Corona. Corona ng Adviento. Ah, pero actually, Advent wreath, yes. And yun ay sumasagisag sa panahon ng Adviento. Dahil makikita mo ilan yung kandila ron. Mm-hmm. Four candles, symbolizing... Yung tatlong kulay muna, Father. Yung kulay po, tatlo doon ay violet. Violet. At merong exact shade ng violet. Hindi lang basta. Yeah, yung violet. Rose na tawag. No, At yung pink. Oh. Yung pink, yung rose. Rose yeah. Nga po. So ano yung mga apat na... May mga virtues or values na meron tayong pinagninilayan. Ang una nga po doon ay hope. Mm-mm. At yung mga sumunod po doon, medyo nakalimutan ko bigla. Yeah. Although more basically, ano yun? Yun yung mga apat na linggo ng paghahanda ng ano. Kumbaga, iniisip ko to para parang, ano eh, kung may nagpauso ba ng countdown eh, siguro isa sa mga classic na paraan, creative way to countdown. Yes. Is yung four candles, yung apat na kandila ng Advent. Alam mo, may pumasok sa isipan ko, no? Kasi tuwing fourth Sunday tayo ng of the month, at alam mo, sisimulan natin ngayon sa Advent, no? The next time na uupo tayo muli rito, Pasko na. So, natapos na yung apat. Anyway, it's just to explain, no? Yung ikatlo, yun yung pink or rose. And it symbolizes joy. Bakit? Tawag dun yung Gaudete Sunday, yung third Sunday. Parang it's the sentiment of, uy, malapit na. So, mabubuhayan ka. At yun, marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa Adviento, no? Pero this year also, in the liturgical year, no, the year of the church begins with Advent. Meron tayo, katatapos lang ng Year of Mercy, na Jubilee Year of Mercy, at kasama dun yung Year of the Family and the Eucharist dito sa Philippines. At ngayon, dito sa Church in the Philippines, ano yung parang pag-uusapan ng maraming beses at para magiging tema nitong buong liturgical year na ito. Ito po yung taon ng parokya or parokya, the year yes. of the parish communities. So, the year of the parish as communion of communities. At ito yung bibigyan diin, no? We don't have much time to, ano, siguro we'll elaborate throughout the year. Pero, yung parokya ay binubuo ng, hindi lamang ng isang tao, ng pari lang, at yung mga, pero it's a communion of communities. Maganda yung ating pinag-uusapan ngayon, no? And I hope that this year, talagang bigyan din yan sa lahat ng ating mga simbahan. O kaya, even the way we evangelize sa mga eskwelahan, sa mga social media. Ang bilis ng oras, Brother Jerome, no? Opo nga. Kasi ngayon ay ganap na alas 7:30.
at magbabalik po kami pagkatapos nitong mga patalastas. Billboard Go Premyo! Billboard Go Premyo! Brenda Dumato na nag-iimbita sa inyo sa ating programang Warrior Angel tuwing Sabado 8 to 9 ng umaga dito lamang sa Radyo Inquirer DZIQ 990 at panoorin nyo rin sa Inquirer 990 Television sa inyong mga Beam Channel. Narito po tayo muli, bumabalik sa ating programang Langit sa Lupa. Ito pa rin po si Father Joel at si Brother Jerome Quinto. Ngayon po, babatiin namin yung mga tagapakinig. Brother Jerome, sino gusto mong batiin? Marami po akong babatiin. Siyempre, yung ating mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Okay. Sa seminaryo, ang mga mahal na cook, si Kuya Ed, si Kuya Hermie, si Kuya Maynard, at yung mga brothers na nandyan, si Reverend Juvelan, Reverend Ramil, Reverend Mark Will, Brother Oliver, Brother Jake, at lahat ng mga brothers, siguro ngayon naguhugas na sila ng pinggan. Magandang gabi sa inyong lahat. Siyempre, babatiin ko rin po yung aking mga magulang, si Mama, si Papa, at yung aking kapatid ni si Jessica, at yung tito at tita ko na nanonood dyan sa Pasig, si Tita Normie, at si Tito Jesse, at yung kanilang mga anak. Hindi ko nababanggitin lahat, marami sila. baka may mamiss ako. At yung mga kabataan sa Kalawan na mga katekista, si Amor, si Joyce, si Mary Jo, si Kim, si Rose, si Napoleon, si Dulce, si Rainier, si Darlene, si Vivian, si Rosalia, si Giovanna, Esther, Honey, Will Rose, at si Salvador, Mary Gill, Jeffrey, at yung mga kabataan sa SIP na nakikinig ngayon, si nabigla akong nakalimutan sa dami nila. Ayan, si Alicia, si Ambon, si yung Otyal na nakikinig, at si nakalimutan ko talaga. Ayan, si Ate Rosalie. Yan, kompleto na. Pag may matandan ka mamaya, pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman. Yeah.
Ako naman, binabati ko, no? By the way, ngayon ay November 27 at birthday ng mami ko. Kaso lang nga, si mami ay nasa langit na. Wala na sa lupa. So, happy birthday mo. Happy birthday. At I'm sure mas maganda yung birthday celebration mo riyan. Nagdiwang din kami, no? Nagmisa ako kanina dun sa Puntod. And of course, pinagdasal namin lahat ng mga nakalibing doon. Kasama rin yung aking ama at yung mga ibang kamag-anak namin. Okay? Pero speaking of birthdays, no, meron akong isang kaibigan sa Israel. Nagdiriwang din ng kanyang birthday, si Mamita, ang kanyang nickname, si Ate Marlene Reyes. Tapos marami pa, no, yung mga nakikinig ngayon. Si Kathy Lopez Bautista, si Evelyn Araneta Andal, sa Milan pa yun, si Evelyn. And then, yung aking isa sa mga pinakamatalik na kaibigan, si Jonel De Ocampo, at ang kanyang may bahay na si Nancy, at yung kanilang mga anak. Okay? And then, yung kuya ko nakikinig din, nasa Los Baños siya, Edwin Camayo, of course, yung aking kapatid din na mas bata, si Emerson, at yung kanyang pamilya, na si Gina at si... yung mga anak nila, si Iya at si Hannah, at yung aking mga kapatid na nasa abroad, si Ate Kate sa States, at si Ate Eileen sa Canada. And then, may nagdiriwang din ng kanilang wedding anniversary na nakikinig siya, no? Lagi sa radio, no? Ewan ko kung nakita na niya itong sa teleradio, pero si Winnie Llarena Manaig, at siya at ang kanyang asawa, nagdiriwang ng kanilang, I think, 17th anniversary, wedding anniversary. So yan muna yung babatiin ko. Okay. Baka may nakalimutan ako. Okay, sige. Habol natin. Pinangako nga palang batihin yung mga lector sa Site 1 dyan sa Kalawan. Sila Ate Marife, si Ate Daisy. Dalawa silang Ate Daisy. Mm-hmm. Si Kuya Boyet, si Jameline, at si Ate Mila. Magandang gabi po sa inyo lahat at salamat sa pakikinig. Alam niyo ngayong... panahon ng Adbyento, 'di ba nabanggit natin kanina, no, yung pagdating. At pag may dumarating, okay, especially kung napakadakilan yung dumarating na yan, no. Lagi natin inisip, no, anong dapat nating gawin? Kapag meron dumarating, either it's a person or event, naghihintay tayo. Hindi lamang tayo naghihintay. Naghahanda tayo. Opo, at ngayon, ano ba yung mga pinaghahandaan mo, Brother Jerome? Ngayon po, yung mga lecture namin na kailangan basahin. At okay. May mga quiz kami this week at saka graded recitation. Bukod doon, ang pinaghahandaan ko ngayon bilang isang religious yung perpetual profession ko po na mangyayari okay. Po. Immediately. Yun na yung forever, di ba? Opo, yun po yung forever. Forever. Mm-mm. Kaya totoo po may forever. Mm-hmm. Kaya ayun po, at yung lingguhan na pinaghahandaan ko po yung aking apostolate sa Kalawan. Yeah. Mm-hmm. At ito po yung ating broadcast, yung ating programa, no? Okay. We look forward to it at meron na tayong iniisip bago pa yan. Yun nga yung naisip ko, Father, na gusto kong i-share na, no, yung Advent nga mismo eh. Yun yung pag-ibig sabihin ng patungo dun sa pagdating. Kaya hindi lang tayo naghihintay, pero meron tayong ginagawa kasi meeting nga eh, pagdating. So, yun lang. Ano ang buhay kapag hindi mo pinaghahandaan yung mga dumarating, no? Of course, some say, okay, we be spontaneous. Meron mga bagay na pwede tayong maging spontaneous. Meron mga bagay na hindi natin pwedeng kaligtaang mag... handa. Opo. Okay. Halimbawa ako, pinaghahandaan ko yung mga lesson dapat lang na ituturo, no? Dahil ako'y teacher. Yung homily, pinaghahandaan ko yan. Otherwise, baka kung ano yung masabi ko, no? Opo. At marami pang ibang mga bagay, no? At, kung isipin nga po natin eh, siguro sinisabi nila na spontaneous ang buhay. Mm-hmm. Pero actually, may mga nangyaring paghahanda doon eh. Siguro hindi lang tayo ganun ka-aware. At maganda may mga punto, no, sa ating buhay na pinapaalalahanan tayo na maghanda. At actually, naghahanda naman tayo. Mm-hmm. Pero may mas consciousness at may merong direction. Yes. At siguro, maganda rin tanong sa mga tagapakinig natin. Yes. No? So, ano ba yung mga pinaghahandaan nyo po? Kayo po mga nakikinig o nanonood sa bahay. At pwede nyo kaming tawagan sa telephone number na 519-1875 at 519-1876. Pwede nyo rin kaming i-text sa 0920-837-9790. Yeah. Or sa Facebook pwede rin, no? Yung Facebook ng Inquirer. Inquirer. Punta lang Radio Inquirer. Radio Inquirer TV. No, tama ba 'yon?
Speaking of paghahanda, no? At isang bagay na pinaghahandaan mo yung matinding paghahanda ay yung kung ano yung haharapin mong bokasyon, yung buhay mo pagkatapos ng isang choice. And therefore, maraming tao naghahanda para rito. Pinaghahandaan nila ang kanilang bagong buhay, no? Lalo na ang pag-asawa. Hindi lang may ceremonies, pero even beyond that, no? Kung ako nga po naghahanda rin sa forever. Yung forever mo, ano pa kaya yung mga magkakatipan sa pagkakasal, no? Sa kasal. At meron tayong guest ngayon. Ilang araw na lang, ikakasal na. At unfortunately, no, hindi natin pwedeng makausap yung dalawa dito sa studio, pero meron tayong ano pwedeng gawin. At tatawagan natin yung isa, no, di ba? Nandiyan na po actually siya. Actually na naka-ano online na. Pero papakilala muna natin ang ating panauhin ngayon na nandito sa studio. Isa siyang cousin ko, no? And he's preparing for his wedding with yung mga kanya magiging asawa, no? I introduce to you Mr. Sam Sanggalang. Magandang gabi, Sam. Welcome po dito sa ating programang Langit sa Lupa. Okay, dapat iyan natin yung lahat ng mics, okay. So, good evening, no? Kailan yung ikakasal ka, no? Yeah. Kailan? December 18. Mm-mm. Okay, siguro mas lumapit ka dun sa mic, no? Yan, okay. December 18, anong nararamdaman mo ngayon? Exciting. Okay. Medyo excited na. Mm-mm. Medyo nervous. Nervous. Okay. Then, syempre, panibagong adjustment na naman. Mm-hmm. Yeah, but of course, we're looking forward. Mm-hmm. Ang yung gusto kong tanong sa'yo, no? Mm. Itong yung makakatipan, ang pangalan niya ay Francesca Celine Binse? Yes. Or Cheska for short, no? Cheska. Matagal ba kayong nagkakilala na? Or how many years? We've been together 11 years na po since 2005. Mm-hmm. Okay. And, yeah. So parang it's finally, about time. No? It's about time. Okay. Yeah. Ikaw, ano personally yung ginagawa mo? You now have you have prepared for the wedding for matagal-tagal na, no? Ano yung mga ginawa niyo na bilang preparation? Sa wedding po, inayos namin yung mga sa church, mm-hmm, sa receptions, plus yung invitations. Okay. Tsaka yung mga organizers po. Mm-hmm. Saan kayo kakasal? Anong lugar? Sa San Agustin po, sa may Intramuros. Okay. Wow. At ako yung isa sa mga kumbaga na observe ko lang po, no? Meron kasi karaniwan sinasabi nila na masyadong taxing, masyadong mahirap ang paghahanda para sa kasal, no? Totoo po 'yan. I mean, totoo pala, yun ako confirm. So totoo na taxing. Pero how do you get by? How long have you been preparing for the wedding itself? Almost a year na rin. Mm-hmm. Since January, unti-unti po. Opo. Kasi kami na naalala ko, nagtuturo ako ng marriage and family life. Isa sa mga activity namin sa mga estudyante namin meron kaming checklist na tsaka time, kumbaga Gantt chart, parang kung kailan sila gagawin to. Nagkaroon ba kayo ng ganung parang procedure na parang lilista muna natin kung ano yung mga gagawin natin? O ano yung una yung ginawa? Nung finally nag-propose ka na at nag-decide na kayo magpakasal? Una po, hinanap namin yung church. Tapos, actually, yung paghahan mo ng church medyo mahirap kasi yung mga church na gusto niya, fully book na. hindi dun sa date. Tapos, ito, nahanap namin yung, pumasok kami sa San Agustin. Tapos, parang meant to be yung doon daw kami kasi doon din daw kinasal yung parents niya. Plus, mm-hmm. Yeah. Okay. So parang kumbaga meron rin kayong sinusunod na parang meron na kayong nasa isip na kung paano nyo gagawin to, or nagtanong ba kayo? Meron kayong kinonsult na pwede nyo Actually, hindi. Parang kaming dalawa lang. Okay. Pinag-usapan na namin paano ang gusto. Ganun. Okay po. Okay.
pwede nang tawagin siguro, no, yung siguro na sigurado ako nami-miss mo na sana nandito siya, no. Opo. Si ano, si Cheska, nasa linya na ba si Cheska? Hello. Hello. Yeah, hello. Hello, Cheska. Hello. Si Father Jovan po at si Brother Jerome. Kasama ang iyong minamahal na si Sam. Good evening. Kung napansin nyo lang, Father, grabe yung tuwa ni Sam. No? Narinig lang yung narinig yung boses. May message ka ba kay Sam ngayon? Mukhang kinakabahan siya rito, no? Baka may gusto siyang batiyan. Yeah, may ano, may gusto siyang batiyan, Cheska. Ah, wala. Okay, may... Hi, Sam. Oh, binabala mo niya, Sam. Kailan ba ulit kayo makikita niyan? Within the week po. Okay, within the week. Meron kaming mga katanungan sa'yo, Cheska, no? Kanina pa namin ginigisa itong si Sam, ikaw naman ngayon, no? Ano yung nararamdaman mo ngayon? You have a few weeks left, no? About 2 weeks before the wedding. How do you feel right now? Ano, I think we're the same. Parang excited, nervous din. Okay. But, ayun, more on siguro, before it was more on being nervous kasi, you know, parang we're not yet sure what's going to happen and all that. But now, parang more on excited because it's almost there. Yeah. And then he has mentioned na yung preparation ninyo for the wedding is matagal na, no? Yung that it has already been a year. We started ng January. Okay, January. Oh, talagang ano, mahaba-haba na yun, no? Now, ano ka na? Yeah. Kampante na kayo that everything is prepared? Parang ano na, 95% lang. Okay. Parang ano na lang, finishing na lang yung natitira. Wow. At siguro, Cheska, gusto ko lang malaman, di ba lahat ng detalye, you try to put a hand on it, tama ba? Na you want yeah, to, yeah, correct. And I think, no, everything has a meaning dun sa mga detalye na yan, tama ba? Like, for example, anong kulay, anong motif? Anong motif nyo? Yung color kasi it's ox blood, parang marsala. Deep red, okay. Oh, wow. Ay, dark red. Ba't nyo napili yun? Curious, oh. Well, I like that color. Wala, parang it's something different from what we usually see. Si ano, si Sam, ano yung particular, ano niya, contribution or suggestions na dito sa preparation na ito? Sam, ano na, contribution mo? Hati po kami. Hindi, yung ano, yung mga ideas. Anong mga ideas? Oo. Ideas. Actually, very ano rin. Parang detailed, when it comes, nagulat ako when it comes to when we had a mock-up set up ng reception. Parang, he was very hands-on kung ano yung gusto niyang color, flowers, okay. Sa design, sa table. Kasi usually yung mga groom, no, parang ano na, okay na yan, no? Ganun, di ba? So, yeah, si Sam ay meticulous din. Okay. Namin po akong ginawa, Father. Nakapagod siya. Eh, syempre, kasi sabi nga nila, pagkatapos ng hapag sa harap ng altar, may hapag rin sa pagkatapos. Yeah. And maganda rin na siguro part ng excitement is yung excitement to see how all this preparation comes to life, no? Tama ba ako? Yeah. And maganda na hands-on kayo, no? Yung iba kasi parang they just leave it to someone else to prepare all and then pupunta na lang sila. At maganda na kayo mismong dalawa at ang nagtutulungan, nag-discuss to prepare for it. Okay. Cheska and Sam, no? Ewan ko sinong unang sasagot nito. This one is the event, no? Yung wedding. Pero you know, after the wedding, it's really the marriage. It's the life of a married couple. Ano yung ano niyo? Yung maybe greatest anxiety or we would call that anxiety or fear or siguro ano yung i-anticipate niyo that would happen afterwards? Kasi what you learned before only vicariously, no, through your parents, no, kung nakita niyo. Ngayon ito, you'll be experiencing it now as a married couple. Ano yun, ano feeling niya about that? Anybody can answer first. Si Sam muna, sige. Yung pong adjustment. Okay. Actually,
kailangan, in-expect ko na na mag-a-adjust talaga kami since never kami nag-live in. Mm-mm. Never kami nag- only pag yung mga out of towns, mga ganun, pero that's just a, like couple of days or a week. Mm-hmm. Pero ito, every, after the marriage, syempre, every day na. Yes. Yun lang the adjustment. Pero we're willing to, you know, mm-hmm. we're very willing. Si Cheska. Well, for me, it's same din yung adjustment. Kasi parang everybody says na you'll never really get to know your partner unless you live with him mm-hmm. in one roof. So, parang ganun. So, parang medyo kanakabana ako. Hey, 11 years parang na yun, yun. We've been together for like 11 years. Pero pag narinig nila yung ganun, siguro it's about time na parang sinabi niya. Yeah. Yeah. Okay, yeah. Ito yung ano, yung my next question is, you've gone through except just that ceremony, no? That will happen on December 18. Okay. Now, ano yung advice ninyo for, because you're sure of that, no? Ano yung advice niyo sa ibang couples who are preparing also? Mm-mm. Let's begin with Sam. ako po, ma-advise ko lang sa kanila talaga, have fun. Mm-hmm. I mean, do things together. Sana okay mag-away. Kasi alam ko, well, kami rin hindi ko makakaila na... during that this year nag-away din kami, well nagsasagutan din kami mm-hmm. about this ano, pero at the end of the day syempre mag-uusap kami, hindi huwag tayong ganun, dapat mm-hmm. dapat we understand each other and let's do it together. Yeah, Cheska? So my advice, yun that's what he said then, be hands on like as a couple, parang it shouldn't be just the girl just because she yung parang more on the head. It's mm-hmm. the wedding of both parties. So, maganda yung they share their own ideas together. And then, very helpful then if they get a really good wedding coordinator okay. who's parang who make you feel assured that everything's going to be okay on the day itself. Alam niyo yung bumasok sa isip ko, no? Yung, di ba ikakasal kayo sa San Agustin, no? And that's very famous, no? That's the oldest church standing in the Philippines. Doon kinasal yung kapatid ko, no? Yes. Yung si Emerson and si Gina. And nung naging guest din namin sila rito. At yung kanilang mga anak. And yung sinabi nila, pinili nila yun. Alam niyo kung bakit? Kasi matibay, no? Matibay yung simbahan, no? It lasted, no? Through centuries. And yun din, no, yung siguro panalangin natin yung tibay ng pagtitipan na yan. Of course, titibay yan talaga if the Lord is there. Ngayon, isa sigurong maybe final question, no? Kanina tinanong ko yung advice sa mga kakasal, advice ninyo. Ngayon naman, tinatanong ko, anong hinihiling ninyo sa inyong mga magulang o mga sponsors o mga kaibigan? Ano yung inyong parang request sa kanila with regard to this event that is coming. Yeah. Sige, Sam. Sa parents. Mm-hmm. Sa parents sana parati nila kami i-guide kasi since we're rookies on this mm-hmm. we're entering this stage, diba, the first stages of marriage. Syempre kailangan namin mag-adjust. Advice lang kami parati. Same thing goes with the sponsors, with the ninongs, kasi lahat naman sila married na. Well, yes, at least 99% sa kanila married na. So, mm-hmm. turuan lang kami sa as we go through. I think they're there really to support you, yes, no? To yeah. Support. Yes. Si Cheska, ano? What's your take on that? For me, it's the same then. It's just be there for us, like, especially my parents naman are very supportive slamming dalawa, especially on our planning. So siguro tips and advice from all of them, like the parents, the support sponsors, and most of our friends kasi then are married na rin. So yun lang, like, just the support of being there for us. Mm-hmm. Yeah, brother. Father, yeah. Kasi maganda na yung aspeto ng gagawin nila is for 11 years they just after that they decided to be married in the church.
At magandang insight yun at maganda ring assurance para sa inyo na totoo na yung pagtitipan nyo, it's not just between you and Cheska, Sam and Cheska, but between the three of you. Grammatically wrong, pero hindi. Pero that's the truth about it. That and we're happy, I'm personally happy that you're getting married in the church. And with that comes the assurance that we are praying, we'll be praying for you. And siguro, makakaasa kayo sa suporta rin ng kung saan kayo kinasal. And I hope that, I know that that's part of the preparation, that the church also guides you on how this wedding is in. Tama ako, no? You go through the pre-K na. Yeah, alam mo yung bumapasa sa isipan ko, kasi si Pope Francis, yung kanyang latest document, no, that is apostolic exhortation, Amoris Laetitia, it's about the marriage and family life. And you know, one insight that is somehow given is when couples marry, no, the church prepares, no, yung pre-Cana. Pero alam niyo kung saan kuminsan nagkukulang, yung post-Cana. The years, especially as a young couple who has just married, no? Maybe the first few years, anong support na binibigay doon? And you're right, no? Sam and Cheska, yung role ng parents at ng mga sponsors and even the friends, they have a great role in that, a great role to play in this, especially in the first years of your married life. Siguro ano rin po, siguro not my advice, but an advice perhaps coming from my parents. You can also join a community of married couples that would help you in, kasi yun, within the context of their faith and our church, and also would help you in practical things because precisely they're couples, they're married. Couples for Christ. Pwedeng, yan, Couples for Christ, yeah. Marriage Encounter, yung mga ganun, bukal sa tip, bukal ng tip. Yeah, as long as there's a community. In fact, it's related to our theme for this year, no? It's a communion of communities. Yeah. Sa parish nyo, of course, yung mga ganung involvement would really help. Yes. But ito first time natin gagawin, no? Since they're not together right now, and as a phone patch, but just a message from Sam to Cheska and then Cheska to Sam before we go for the break and before we parang ano, we say goodbye to Cheska for the meantime. Okay, Sam, what do you say to Cheska? Han? Joke. Sana wag kang, well, sana stay as you are. We're sobrang close. We've been together because we've been very close, you know, since day one, and you've been very understanding and supportive. So sana wag ka nang magbago, and sana kung magbago man tayo for the better, for mag-improve yung relationship, kasi since we're gonna start a family na, so I mean, after marriage, sana mas ano ka, mas mag-improve pa yung relationship namin. Which is already good, by the way. Yeah. Thank you, Sam. Thank you. Now we hear from Cheska. Your message, your husband to be. Tatawa. Hi, Han. So, I just want to thank you for really being extra patient with me. I know you've adjusted a lot and your efforts are really appreciated. So, I've been telling you when we ask our feelings towards the marriage, it's before parating parang nervous, ganyan. But really now, as the days go by, parang excitement is really there. And I'm really looking forward to, you know, the rest of our lives being together. Same here. See you soon. Okay, so now, medyo mahirap gawin to right now, but we'll have to separate you. So we say goodbye to Cheska. Cheska, I'll see you on your wedding day. Thank you, Cheska. Okay, thank you so much. Bye, hon. God bless. Bye-bye. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap na alas 8 ng gabi. Thank you so much, Cheska, and Sam, no, ang ganda ng inyong conversation. But we'll, please hang on, no, we'll be back
after these messages. No. Radyo Inquirer, ngayon mapapakinggan na sa narito po tayong muli, bumabalik sa ating programang Langit sa Lupa. Si Father Joel po, kasama si Brother Jerome at ang ating guest na si Sam Sanggalang. Hello. Ngayon po, pakikinggan natin ang pagbasa mula sa Lumang Tipan. Ito'y babasahin ni Brother Jerome. Pagbasa na sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao, kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikipagdigmay di na magsasanay. Halina kayo sa bayan ni Jacob. Lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh.
Maraming salamat, Brother Jerome. Napakaganda ng ating pagbasa na yan, no? Siguro mula sa isa sa mga paboritong propeta. Propeta Israel. Isaías. Prophet Isaiah. At itong pagbasa na ito, lagi natin maririnig yan, no? Tuwing unang linggo ng Adbyento. At ano'y nakikita natin dito? Images, no? Images. Anong images ito? Na sa darating na araw, in the future, okay? Nakikita mo ba yung future mo, Brother Jerome? Ano gusto mo makita sa future? Of course, I know some, no? Yung future na gusto mo makita, yung buhay na mag-asawa na napakaganda. Hindi lang mag-asawa, pero pagdarating na yung mga supling, no? Yan, okay? We always hope for what is best, no? At itong ating nabasa ngayon ay ganun, no? Sa darating na araw, okay? And yung mga images dito, lalo na para sa mga estudyanteng tulad ni Brother Jerome, na ano yung mga imahin na ito tungkol sa Jerusalem. Opo, at una okay? Po doon ay bundok, no? Bundok. Oo. Mm-hmm. Isa din sa mga imahe. At siguro, isa sa mga relatable. Mm-hmm. Madali tayo nakaka-relate. Pag sinabing bundok, mataas, lalo na sa mga nakaakyat ng bundok. Uh-huh. Ano ba yung mga bundok na naakyat mo? Nakaakyat na po ako ng Arayat, Makulot, Batulao, mm-hmm. Fami, saan pa ba? yung pa lang yung naalala ko ngayon. Pero si Sam, umakyat ka ba ng bundok? Noong pong college ako. Uh-huh. Okay. Yeah, nakadalawa ako na bundok. Ano pong bundok yun? Yung Pico de Loro, yung first, tsaka yung second, yung medyo mas mahirap, Mount Cristobal. Okay. That's in front of Mount Banahaw. Banahaw, yeah. Oh. Alam niyo kung isa sa mga pinakamahirap pakyatin? Ano po? Makiling. Opo. Hindi siya sobrang taas, kaso lang nga, laging basa. Yes. At madulas, at ang daming mga tinatawag na limatic. Beaches. No? Yung, medyo mahirap, no? Pero ito, ang ganda ng image ng bundok, no? Kasi sa bundok, many times na sa Bible, yung bundok ay yun yung meeting place between God and man. Tao at ang Diyos. At doon sila nakikita. At lalong-lalo na, itong bundok, kung saan nakatayo yung templo. Sa Jerusalem. It's called the Temple Mount. Okay? At yung Temple Mount na yun, ngayon, sad to say, wala yung templo ron. Opo. Ano nakatayo ngayon? Isang mosque ng mga Muslim at tinatawag na Dome of the Rock. Pero nung unang panahon na nakatayo doon ay yung templo. At ito yung pagbasa mula kay Isaías, no? Sa darating araw, ang bundok na kinatatayo ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok. Mamumukod sa lahat ng burol. At may imahe nito na dahil ito yung pinakamataas, actually, sa kanilang teolohiya, no, yung mga Israelita, doon nagtitipon, lalo na pag may kapistahan na dakila, yung mga Israelita. Bumabalik. Panahon ni Jesus, no, bumabalik sila ron, yung piyesta ng Paskwa, doon sila. Pero ito, higit pa roon. Dahil magiging pinakamataas ito, sino yung magtitipon-tipon doon? Hindi lang yung mga Israelita. Ano yon? Lahat ng mga bansa. At pag nababanggit yung lahat ng mga bansa, hindi lang po ito ibig sabihin ng lahat ng kilalang mga bansa. Mm-hmm. Pero ibig sabihin po na yung buong sanglibutan. Okay? Sanglibutan, yan. Yeah. Lahat po ng sangkatauhan. Mm-hmm. At yung isa pambahagi nito ay, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh sa templo ng Diyos ni Jacob. Hindi lang para umakyat, pero ano yung dahilan para nun? Upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, at matuto tayong lumakad sa kanyang malandas. It's not just the feel-good experience na sama-sama tayo nandun, pero matututunan mo ano dapat ang gawin, no? Ano dapat yung landas na yon? Okay? At siguro, you know, kung makita natin na kung maghahanap tayo ng... Kasi marami pong nagtatanong ngayon, saan tayo pupunta? Anong patutunguhan nito? Anong ating dapat gawin? Di ba po parang... Napakagandang mensahe na meron tayong pwedeng i-look forward. Mm-hmm. Okay?
tingnan na magiging magtuturo sa atin ng landas. Mm-hmm. Ang ganda rin, no, yung salita ni Yahweh na nandito, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao. Hindi lang para sa bayang Israel, pero para sa lahat. This is a development. Why? Kasi tinitingnan lang ng mga dati yung mga Israelita, no? Sila yung piling bayan. Pero dito sa pagbasa na ito, hindi lang sila, pero lahat. At isa sa mga makikita mo sa United Nations, isang statwa. At nilalarawan nyo nandito. Ano yung nakasulat sa ilalim ng statwa? Nasa English, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Yung kanilang mga espada, okay? Yung mga kanilang mga tabak, gagawin nilang araro. Yung tabak, yun yung pandigma, di ba? It's a weapon of violence. Pero hindi na nila gagamitin para pumaslang ng tao. Gagamitin na nila dahil gagawin nila itong mga araro into useful tools. Maybe to for farming, no? Ang ganda, ang ganda ng imahen dito, no? Hindi na. At yung sumunod po doon, kung napapansin, kung narinig niyo po, no? Ang mga bansa, hindi na mag-aaway at sa pagdigma, hindi na magsasanay. Di ba? Ang ganda po, no? Ngayon, di ba po, nakikita natin na ang daming, kumbaga, conflict. Yeah. In ideology, conflict in warfare, conflict. Conflict on Facebook. Oo, totoo. Pero kita natin, there's always conflict na mag-comment ka lang na ganun. Conflict yung ano, hindi ka susuportahan. And it's quite difficult. Yung sinabi ni Sam kanina, no? Yeah. Yung it's natural, no? Na maski sa nagmamahalan, no? There could be that point of attention. Pero yung point is, hindi dapat yun yung kahuli-hulihan, no? Yeah. Kailangan na merong reconciliation, no? That's true. Mm-mm. May lalo na yun sa mga sa pamilya, no? Ang maganda na sinabi ni Pope Francis ay do not let a day end na merong away, yes, na may alitan. Bago matulog, no? At sinabi niya, how can this be done? That I fall on my knees, nahihingi ng tawad? Not necessarily. Even just a small gesture. A tap on the shoulder. Siguro, ano lang, no? Isang hug, isang kiss. And that will be, ano, mga tips na yon para sa mga kinasam later on. Ano yun, no? What is your take on the words that we have heard, Sam? Oh, it's a very nice message. Mm-mm. Yes, it talks about, yes, the reconciliation and the future. Yeah. Future. And then imagine, no, a world without violence, a world without war. Mm-hmm. Yun ang hinahangad natin lahat. Opo, at nakita ko rin po dito sa pagbasa natin, minsan kasi pagka sinabi, darating ang araw. Parang pagka narinig niyo yun, di ba po? Siguro po kayo, Kuya Sam, na pag may narinig kayong sabi, pagdating ng araw o pag darating ang araw, parang may, ano naramdaman niyo ba? Depende ho sa message. Eh. Kuminsan nakakaba, kuminsan excited. Right. Tama. Pero ang ganda, akmang-akmayan dun sa Adviento, no? Yeah. Darating ang araw, mixed feelings tayo. Opo, yeah. Mixed feelings. Parang yung darating na kasal, mixed feelings, di ba? Yeah. At minsan ginagamit siya to threaten or to evoke a negative feeling. Pero dito nakita ko message is full of hope. Na siguro hope kasi alam natin na hindi pa natin nakakamit ngayon. Pero ninanais natin at kumbaga, merong pananabik sa ganong klase ng... Yes, and we're looking forward. Mm-hmm. By the way, bago tayo pumasok sa ating susunod na babasahin, no, yung Ebanghelyo, may ano, bumabati. No? Kanina binati natin yung si Jonel at ang kanya may bahay na si Nancy. Pinapabati ni Nancy, no, request, sabi niya, advance birthday greeting for my dad, Bobby Perez, in November 29. So, thanks again and ingat po. Okay. All right. So ngayon, dahil Adviento, no? Ano ba yung mula sa mga ebanghelyo, no, na pinili na ng simbahan bilang ating gabay ngayong unang linggo ng Adviento? At ito'y pakikinggan natin. Actually, we're on year A, no? Taon A ni Mateo. Ang bilis, no? At sa year A, hindi lamang ngayong Adviento, pero pati dun sa mga
panahon ng ordinary time, no, karaniwang panahon, ang babasahin natin mula kay Mateo. At ito nga, no, mula ito dun sa, i-explain ko later on, no, kung saan galing bahagi ng Mateo, pero pakinggan muna natin siya, no? Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 24 at Talata 37 hanggang 44. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, so yan po yung ating pagbasa, yung ebanghelyo natin itong linggo na ito. Napaganda dahil gumamit si Jesus dito sa sinabi niya. Gumamit siya ng isang tinatawag natin sa literature na sa panitikan na allusion. Natatandaan niyo ba yun na dahil English major ka, Brother Jerome, no? Allusion, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun ay, yung isang pangyayari ay binibigyan reference sa nakaraang pangyayari o nakaraang event. It's a literary reference, no? Either in history or in literature. Yeah, maganda yung, yung sinabi niya. Kasi, ginamit niya yun para ihambing sa isang bagay, no? Ano yung bagay na yun, yung pinaghahambing na yun? Yung pagdating ng anak ng tao ay tulad ng nung panahon ni Noe. Noah's Ark. Okay? At alam niyo naman, istorya ng Noah's Ark. No? Isa sa mga unang istorya nating nabasa sa Biblia. At isa sa mga kasama sa ano po, sa Children's Bible. Yes, oo. Kasi isa yun sa, kasi binibigay kong regalo sa mga inaanak ko eh. So, una, sariwang-sariwa pa yung ano. Children's Bible. Children's Bible. Alam ko po na bahagi yun sa mga piling kwento na kasama dun sa Biblia. At isa yun sa alam na mga bata, no? Yung Arko ni Noah. Meron pang kantayan ko minsan, no? Although hindi ko na matandaan ngayon, no? Hindi ko po pero, alam ba. Pero meron yung Arko ni Noah, yung lalo na yung sa mga parokya ng Maya pa, yan, no? At, halimbawa, ano yung arko ni Noe? Yan ay yung barko dahil nagkaroon ng baha. At ano pa yung natatandaan natin sa arko ni Noe? Yung mga hayop. Pears, na naligtas, no? Pears. Maliban dun sa mga pears na yon ng mga hayop, nandun din yung pamilya ni Noe. At sila lang naligtas. And so that is the literary, the reference.
allusion na tinatawag. At sinabi niya, no, sinabi ni Jesus, nung mga araw na iyon, bago bumaha ang mga tao, nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa. Ano itong mga activity na ito? Mga normal na activity, di ba? Sino ba hindi kumakain? Oh. Sino ba hindi, siguro, nagiinuman, okay? And that is normal. At nag-aasawa, no? Okay. Nag-aasawa nga po dito. O nga, parang para sa inyo yata ito, no? Pero, yan, no? At ano yung punto ni Jesus na hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha? Meaning, they were doing ordinary things, pero something extraordinary came. Okay? At anong inihambing dyan ni Jesus? Yung pagdating ng anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? The Son of Man, sa English. Yung tawag ni Jesus sa sarili niya. Opo. Actually, ito, ano, yung ibig sabihin nito, yung na si Jesus ay hindi lang Diyos, siya, ano, siya'y tao. At yung pagkatao na yon ay binibigyan ng emphasis dito, no? Binibigyan din. Dahil, ito inihahambing dun sa pangalan ng nanandun na nakikita natin sa lumang tipan, yung pagdating ng anak ng tao. At pagdating ng anak ng tao dun sa aklat ng propeta Daniel, yun yung description dito, no? Na darating mula sa taas kasama ng mga alapaap. Yun yung sinasabi ni Jesus dito, yung sinasalaysay niya, yung pagdating niya muli. Bakit? Kasi nung panahon ni Jesus, alam natin na, di ba, later on, no, mamamatay siya, no, tapos muli mabubuhay, tapos akyat sa langit. At yung mga unang Kristiyano, yun ang pinaniniwalaan nila, no, na darating si Jesus muli. At ang tawag doon ay parusiya. At naniniwala pa rin tayo ron na darating yung panahon na yon. Kailan? Hindi po natin. Hindi natin alam. Paano? Hindi natin alam. Darating ba yon? Darating. Okay. At yun yung punto nito. Ano ang mangyayari pagdating? Okay. Medyo nakakatakot, no? Ito. Yeah. Para meron kang gusto sabihin, Brother Jerome. Then, sa akin po, yun nga po. Parang una, ako po, ang nakita ko, no? Pagka pinapakinggan natin, parang may threat, no? Ay, alam, yung pagdating, eh, parang nangyari kay Noe. Ano ba yung nangyari? Isang trahedya, no? Oh, diluvio na yung diluvio na yung buong mundo na binaha. Okay, at may experience to tayo noon. Baka kayo po may na-experience yung baha sa Maynila. Oh, siguro. Pero higit pa ron. Opo. At pero ang sa akin nung binabasa ko siya, hindi ka dapat manatili lang dun sa una. At kung titingnan po natin yung kwento ni Noe, ang ending niya maganda po eh. Kasi isang tipanan. Okay? A covenant with God that he will never do that again. Okay? Isang covenant. So, yun yung gusto kong kumbaga pagnilayan pa at tingnan na yung kwento na ito ay hindi threat. Okay? Mm-hmm. Pero kwento ng pag-asa, kwento ng pananabik, kwento ng assurance that one, darating ang parusiya. Okay? At anong mangyayari? Alam na natin na yan, kinasabi. Pero anong kumbaga, anong binibigay sa atin ng pag-asa at pananabik sa pagdating ng Diyos? At syempre, kung titingnan natin siguro, yung iba matatakot. Pero ano ba yung gustong gawin ng Diyos? Siguro maganda itanong po natin yun sa ating mga sarili, sa mga nanonood po ngayon, sa mga nakikinig na alam natin, di ba sabi to foreknowledge is being forewarned is being forearmed, no? When kung alam po natin kung binigyan na sa atin yung impormasyon kung anong mangyayari, eh dapat maghanda na po tayo doon, di ba? Kung kayo niyo po, di ba? Kung meron sa inyong alam na may parating na bagyo o parating na ulan o alam natin na sa lugar na ito babaha at pupunta tayo doon, di ba po naghahanda tayo? At dahil sa information na yun, di ba, ganun yung yung dynamics na pumapasok po sa akin na nung binabasa ko po ito. Ako naman yung take ko rito, no, dahil yung kay Noe, ano yung ginagawa ng mga tao? Ordinary things, di ba? At dumating yung dilubyo,
Ito naman, yung sinalaysay ni Jesus, pagdarating yung anak ng tao, ano yung nandoon, no? Sa panahon yun, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan na yung kalawa. Trabaho sa bukid. Tapos para siguro sabihin nila, no, ay hindi lang applicable sa lalaki yan, pati sa babae. Oh. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang kalawa. Mas okay itong translation na ito, no? Kasi meron translation na dalawang babaeng gumigiling, sabi. Di natin lang kung anong gumigiling na yun. No? Pero dito yung sa gilingan, nagtatrabaho. And yun yung parang sumagi sa isipan ko, no? Na darating in the most ordinary circumstances na hindi natin mapapansin. Mm-hmm. Nasa ano man yan, nasa bukid man yan, sa gilingan, o kung ano pa yung trabaho mo. Pero pagdating ni Jesus, kailangan maging handa ka. At yun yung kanyang sinabi, no? Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kung minsan nga, yung ibang translation, no? Kaya ano, gising, no? Awake up. Stay awake. Okay. Kasi lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Boy Scout ba kayo? Hindi po. Oh, hindi. Boy Scout. Si Sam, Boy Scout ba? Naging Boy Scout. Ano yan? Ano yung motto ng Boy Scout? Laging handa. Oh. Laging handa. Okay. Linggo-linggo, nakikita ko po yung kanilang statue sa ano sa Jamboree. Aha, okay. Doon sa Makiling. Kasi po doon po kami nag-shortcut papuntang Kalawan at pabalik. At importante yun, no? Yung laging handa. That means you have to be vigilant. Ika nga, no? Vigilant. Prepare. Mm-hmm. At tanong ko lang po, meron po ba kayong nabasa na kumbaga balita tungkol sa malapit na ang katapusan ng mundo? Recently or from the past, madami. Meron ng mga nauso yung mga apparitions, yung mga ganun. Opo. Recently, meron ako mga nakikita sa YouTube, pero kuminsan feeling ko hoax lang siya. Pero yun nga po, yung iba po kasi, kaya ko yung natanong, no? Minsan po, ang daming ang iniisip, ang preoccupation nila, kailan ba to magbibilang, o kaya pahanap ng iba't ibang senya, sahanap ng iba't ibang kumbaga codes, saka mga cryptologies, mga ganyan. Pero nakita ko lang na natutuwa lang ako na sige, pwede nilang ubusin yung oras nila doon. Pero tingnan nyo, kung sinabi dito, isa sa mga revelation or mensahe sa atin na hindi natin alam, minsan hindi tayo satisfied eh, no? Na yung may mga bagay na talaga na pwede natin i-assign na hindi natin alam. Yeah. At siguro ako, isa rin yung nakakatulong sa buhay ko, no? Na kung yung hindi dapat alamin at hindi kailangan alamin, focus. Kasi yun yung isa sa mga kumakain ng oras ngayon, lalo na sa computer, no? Saka sa Facebook or sa Google. Maski hindi natin kailangan malaman, good to know, but not important to know. Yun ang umuubos ng, ano, siguro sa mga kabataan na nakikinig ngayon, isang magandang, ano, magandang, ano yan. Yeah. Ngayon, i-connect natin itong buong, itong ebanghelyo na ito sa pagdiriwang natin ng Adbyento. In fact, ito yung ebanghelyo, no? Kanina pag-usapan natin, no? Ano ba yung Adbyento? Yung pagdating ni Jesus. Kailan man yan, no? Yung pagdating niya noon, yung pagdating niya ngayon, at sa hinaharap. And then all those, no? We, of course, we cannot prepare for the past, but we indeed are preparing, no? In what ways, no? Kapag natatanggap natin si Jesus, kapag dumarating siya, limbawa to us sacramentally, naghahanda ba tayo ron? No? Yun ang tanong. Kapag ginugunita natin yung pagdating niya nung unang panahon, darating na Pasko, paano tayo naghahanda para ron? Naghahanda ba tayo? Naging vigilant ba tayo? Or hahayaan lang natin nalilipas yun na walang pagbabago sa buhay natin? And then lastly, pagdating niya once and for all sa ating buhay, sa parusiya, o kaya pag yung panahon na mamimit na natin siya face to face, pag mamamatay na tayo, paano tayo naghahanda para ron? Ang linggo na ito ay palaisipan para sa atin. At tulad ng sinabi mo, no? It's all about hope. If we hope for Jesus to come in our lives, then we will not fear. Hindi tayo matatakot. We'll look forward to it. And with this, no, I'll ask you, ano yung inyong huling mensahe bago tayo magpaalam? Siguro unahin natin si Sam. Message
para sa mga ating mga tagapakinig. Sa mga nakikinig po ngayon, good evening, and message ko po sa inyo, sana everyday, alam natin marami tayong problema, bawat isa sa atin, sana always find time to have peace, you know, communicate with the Lord, which is what I do, mm-hmm. at least once a day, because it can ease all your pains, and it can improve your good feelings, the good vibrations, and sana lahat tayo maging masaya this coming Christmas. I wish everyone the best. Okay, and thank you. Ganda ng message ni Sam. Brother Jerome. Ako po, siguro, yung mensahe ko po ay ganito. Meron akong narinig kamakailan lang, no? Nung nabanggit at nalaman na malapit na yung Pasko, ang sabi nung narinig ko ay, bakit hindi na lang lumipas yung Pasko? Bakit hindi na lang biglang bagong taon na lang? O bakit hindi na lang lagpasan, laktawan yung Pasko? Hindi ko alam kung saan nang gagaling yung kumbaga yung kagustuhan na lagpasan na lang yung Pasko o hayaan nang lumipas yung Pasko. Mm-hmm. Pero nakikita ko po, kung alam po natin kung ano yung totoong halaga ng Pasko, ng paghahanda na yun, mas mabuging bukas yung ating mga puso na tanggapin at bukas yung ating puso na paghandaan yung pagdating na yun, yung pag-alala sa pagdating na yun. At kung hayaan niyo po yun, sigurado po ako na yung ating buhay ay magbabago. Magbabago kasi magmumuhay tayo katulad ni Kristo. Para lang, hindi lang para sa atin, kundi para sa iba. Oh, napakaganda naman ng yun, oh, ng masinabi niyo. At siguro, just to capital, no, taking from Brother Jerome, no, lahat naghahanda ngayon para sa Pasko. Lahat ng mga decoration na yun. At, ano, we have four weeks before that. And siguro ito lang advice natin, no, especially for this season of Advent. Let's prepare ourselves, hindi lamang yung outward things na ganito, no? Inwardly, ang ganda na sinabi ni Sam, no? Yung nagdarasal, that's the best way to prepare for Christmas. That we keep in touch with the Lord na yung pagdating na yon, actually it's already an encounter that we have every day. And magiging ano lang, parang titindi lang siya lalo pag nagdiriwang na tayo ng Pasko. And with that, no, we put our hands together, no, and we say this final prayer sa ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo. Makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan po, nagpapasalamat kami. Thank you so much, Sam. Thank you so and much, Cheska. And Cheska, thank you rin. And Brother Jerome, thank you. At sa ating mga tagapakinig at tagapanood, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. At dito po kami, nagwawakas. Langit sa lupa, ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Langit forever. In these changing times.